Shout out din kay John Paul Supatan, kay Keso Keso, kay Bake Mac, kay Marcelina Nicole, kay Kwentong Kaalaman, kay Gregoria Ignacio. Magandang araw mga kabayan kong OFW sa amang sulok ng mundo. Ngayon mga kabayan ay magre-react tayo sa isa na namang bagong video nga ni Idol. Ito ay tungkol na naman sa OFW. So ayun na nga mga kabayan, ang re-react natin ngayon ay isa sa mga makabagbag damdaming tagpo sa Raffy Tulfo dahil nga sa ginawa nitong isa nating kabayang OFW. Si tatay at kasama yung kanyang mga anak, limang anak na mga musmus pa lamang, ay nagpunta nga kay Idol Raffy Tulfo upang humingi ng tulong para makausap yung kanilang magulang, yung kanilang nanay, yung kanilang nanay na isang OFW. Ano ba ang nangyari? Ano bang klaseng pag-uusap ang gusto ng mga anak? Kasi ang masaklap pa lang nangyari, yung magulang, itinakwil na sila. Iniwan na. Nag-abroad lang, iniwan na yung mga anak, iniwan na yung asawa. Kasi simula nung nag-abroad daw itong si babae, hindi na nagparamdam sa kanila, hindi na bumisita, hindi na umuwi sa kanilang bahay. So ayun na nga, si Mister, pinayagan nga itong si Mrs. niya na mag-abroad kasi nga para naman matulungan yung pamilya, para matulungan yung mga anak. Pero lumipas yung panahon, hindi na pinapansin yung mga anak at wala nang pakialam sa mga anak. Tapos umuwi nga itong si Mrs. sa Pilipinas, hindi man lang magawang bisitahin yung mga anak. Pero ang tanong, ano ba talaga yung pinakadahilan kung bakit iniwan na ni Mrs. itong kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, wala na siyang pakialam. At ayun na nga, napakasaklap na nangyari sa pamilya, yung nanay nitong mga bata ay nagpakasal na sa ibang tao. Grabe. May limang anak, mga bata pa, iniwan upang sumama sa ibang lalaki. Magpakasal sa ibang lalaki. Hindi na naawa sa mga bata. Tapos ang nangyari pa mga kabayan, itong si Mister, nahuli nga si Mrs. na may kachat. Yun nga yung lalaking kanyang pinakasalan ngayon. Na ang sabi daw ni Mrs. noon, wala na raw silang komunikasyon, na block na raw nila. Pero anong nangyari? Niloko lang talaga. Nakakaawa lang kasi yung isang bata nga ay nagsalita na nangako daw ang kanyang nanay na pupunta sa kanyang kaarawan, pero lumipas yung panahon, hindi sumipot. Grabe, nakakadurog ng puso yung sabi ng bata. Kasi nagsabi raw yung nanay nila na ayaw nilang magkaroon ng broken family. Nangako yung nanay. Pero anong nangyari? Iniwan pa rin sila. Inabando na. Wala nang pakialam sa mga anak. Kawawang mga anak, bata pa lamang, inuna pa yung pagsama sa iba. Tapos ito namang mga anak, dahil nga sa miss na nila yung kanilang ina, mini-message, tinatawagan pero hindi man lang mag-respond, kinukumusta yung kanilang nanay, kung ano yung kalagayan pero hindi man lang pinapansin yung mga anak, hindi man lang nireplyan. Diba? Anong mararamdaman ng anak? Masakit sa kanilang kalooban yun. Grabe ka talaga kabayan, lima na yung anak mo tapos kumberengking ka pa sa iba. Ay nako, grabe talaga ang nangyayari ngayon. Marami kasing nag-a-abroad na imbis na magtrabaho para sa pamilya, iba na yung ginagawa. Diba? Gaya nga ng ating mga video nung mga nakalipas, gaya nga ng mga upload nga ni Idol tungkol nga sa mga ganitong klaseng pangyayari. Kagaya nung dating video na tungkol nga kay babaeng nasa Oman, 'di ba? Anong nangyari? Ayaw nang bumalik. Pati rin yung isang babaeng galing Dubai, 'di ba? Iniwan na rin yung kanilang asawa. Iniwan yung anak. Ang problema lang kasi walang habol itong si Manong kasi nga hindi sila kasal. Ganun pa man, kahit hindi sila kasal, may mga anak sila, lima yung kanilang mga anak. Matindi ka kabayan, pinagpalit mo yung mga anak mo, pamilya mo, sa isang lalaki. Diba? Dapat sa'yo, maturuan ng leksyon eh. Hindi yung ganyang klaseng gawain.
Kawawa naman yung mga bata. Mahirap man sabihin, mahirap man banggitin, pero talaga marami ang nag-a-abroad hindi dahil para sa kanilang pamilya, kundi para maghanap ng iba. Mahirap man aminin, mahirap man tanggapin. Pasensya na kayo sa aking binanggit, pero may mga ganun talaga. Nag-abroad tayo para sa ating pamilya, para sa ating mga anak, kung may mga anak na kayo, para sa mga magulang, para matupad yung mga pangarap sa buhay. Bakit nyo pa kasi kailangan magluko sa abroad? Kawawa naman yung mga bata, sila yung naiipit, para na lang ang kanilang kinabukasan. Nakakaawa pa doon yung batang babae na nakakatanda rin pag napasok ng school kasama yung bunsong kapatid. Kasi nga walang mag-aalaga. Di ba? Yun ang isa sa mga kailangang tularan ng mga kabataan ngayon. Yung nanay hindi man lang naisip. Kawawa naman yung bata. Sa murang gulang pa lamang ng bata ay natuto na magpursige sa buhay. Di ba? Kahit mahirap, pinipilit mga success school para makapagtapos ng pag-aaral. Grabe, no? Hindi na kontento sa mga anak. Hindi na kontento sa asawa. Naghanap pa ng iba. Kalandi mo naman, manay. Sobrang landi mo. Kawawa naman yung mga anak mo. Hindi ka na naawa. Kaya buti na lang andyan si Idol. Si Idol Rafi. Kasi kahit papano, kahit palungkot yung mga bata, ay pinipilit niyang pasayahin yung mga bata. Pero ganun pa man, sana kabayan, makonsensya ka sa iyong ginawa sa inyong pamilya. Makonsensya ka sana sa ginawa mo sa iyong mga anak. Makonsensya ka sana para na lang yung mga anak mo. Parang aso na iniwan mo na lang basta-basta. Kaya maraming mga kabayan nating OFW ang nadadamay sa ganitong issue dahil nga sa inyo. Dahil sa inyong mga walang hiyang ginagawa. Nag-abroad kayo upang maglandi, hindi para tulungan ang mga magulang, hindi para tulungan ang pamilya, hindi para tulungan ang mga anak. Nag-abroad kayo para sa inyong sariling kapakanan, maghanap ng iba. Puro ang masabi ko lang sa iyo, kabayan, may karma rin sa iyo. Puro masaya ka ngayon dahil sa bago mong kinakasama, dahil sa bago mong asawa, pero bahala na siya sa iyo. Sabi nga nila ay karma is real. So ayun na nga mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung bago pa lamang kayo. Next time ulit. Paalam.